agad ang Diyos na buhay. Come on! Yung pinaka the best po, yung may excitement. Hallelujah! Wala na po bang ilalakas yung palakpak natin sa Panginoon? Come on, pwede ba natin ibigay yung the best? Hallelujah! Naniniwala po ako that everyone here is really excited. Amen po? Sino po dito yung excited? Yan. Alam ko po na lahat is excited, medyo nahihiya lang. Ayan. So, pwede niyo po bang tingnan muna yung inyong mga katabi? Ayan. At sabihin niyo po, you are welcome in this place. Ayan. So, marahil yung mga katabi ninyo po is matagal na natin nakakatabi, o yung iba is bago sa ating paningin, but still, bago man sila o matagal na natin nakakasama, simula pa lang sa atin, iparamdam na natin yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya naman ngayon, inaanayahan ko po lahat tayo tumayo. And pwede po tayong umikot muna sa ating paligid. And of course, batiin natin ang isa't isa ng isang magpalang araw. Come on, church! Batiin po natin ang isa't isa ng may pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah! Iparamdam natin ang pag-ibig ng Panginoon. Thank you, Lord. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay at ipalakpak Diyos na buhay? Come on!
comes in your presence, God. Oh, Jesus. Thank you, God. Thank you, Father. Tulad nga ang nasabi sa tin kanina, live behind what happened yesterday. So maybe in the past few days, maybe last year, maybe last few months, last few days, even yesterday, even kanina bago man tayo tumungtong sa lugar na ito, maybe we might have experienced things that hurt us. We might have experienced things that hurt our God. But the Lord commands us and wants us to experience His full love. Kaya po niya sinabi sa atin that you should leave behind what happens yesterday because today is going to be a new day for the Lord. Amen? The Lord has told us and He has commanded us to always go to the other side because anything that slows us down, anything that binds us from the yesterday, from the past, mga bagay na hindi na nakakatulong sa atin to reach what the Lord has designed in our lives, these things has to be left in God's hands and embrace the very purpose and the very design of the Lord in our lives. Amen? Because the new day is going to be the new you in Christ. Amen? Pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Now, church, can we just raise our hands? Because lifting our hands is a sign of not just surrender to the Lord, but also adoration to who He is in our lives. Amen? Sabi po sa aawitin natin ngayon, may lakas sa pangalan ni Jesus. Meaning there is a power in the name of Jesus. That when you call upon the name of the Lord, you shall be saved. You shall be healed. You shall be restored. You shall be redeemed in the mighty name of Jesus. Amen? And the reason why this name, that's the name above every name, became so powerful is because of what He has suffered on the cross. Because He loves us so much. And this is just the right moment for us to remember what the Lord has done. Every day is our remembrance of what He has done on the cross, and that is a symbolism that Jesus loves us so much. There may be mga bago po ngayon na medyo naninibago. Kung may nararamdaman po kayo na parang may nagpo-push sa inyo na itaas ang inyong kamay, I'm telling you that's the power of the holy presence of the Lord that wants you, that wants you to experience His presence. Embrace what the Lord is going to do to you right now. This is between you and God. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, we worship You, Lord. We just wanted to magnify You, Panginoon. Na sa bawat awitin namin, Lord God, hindi kami ang makita, kundi Ikaw na siyang Diyos, Panginoon Diyos, na tumubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. At ang krus ang tanda, Panginoon, kung bakit nagkaroon ng kapangyarihan ang pangalan Mo. You are our one desire, Lord. You are our biggest dream, O God. There's no one else in this place but the name of Jesus. Hallelujah, Lord. And if You are cross.
lagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. Minsan pa, ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig. Dalangin ko mapalapit sa'yo, nais ko ang presensya mo. Nais ko ang presensya, kilala.
palapit sa presensya mo, Panginoon. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Hindi nagbabago, Panginoon. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Your love is so good, God. Dalangin ko mapahibig sa'yo. Nais ko ang sa'yo. Dakila sa paanon ang puso ko ay sa'yo nang mahal.
sa matamis na pangalan mo. Amen and amen and amen. Come on, let's give the best clap offering to our King. Hallelujah. Praise the name, Jesus. Amen and amen. So right now, bago po matapos ang buwan ng Pebrero, pwede bang harapin mo ang iyong katabi at yakapin mo ng may pag-ibig ng Panginoon? Come on! Hallelujah! At makakaupo na po ang bawat isa. Okay, pakisabi mo na sa inyong katabi, sabihin niyo po, I'm happy to see you. Amen. So welcome, welcome sa lahat. At ngayon po ang huling linggo ng buwan ng Pebrero. At tayo ho ay lilipat na sa buwan ng Marso. Ayan. At welcome ho sa ating mga bisita. Sa atin hong bisita ang mga kapatid na mag-witness po sa dedication ng anak ni brother ni Kuya Benz sa Lamia. So welcome po. Ayan, nakita ko po ngayon dito si Sir Marlon, ano, kasama ko po ito noon. Okay, so good morning sa lahat at alam ko pa na lahat ay inspirado na pumunta sa simbahan kahit maulan at talagang mabuti na lang at hindi kayo natunaw. Amen. Okay, no. So sa kayo po umaga, gusto ko pong buksan natin yung title ng topic, ano. Kapag nadinig po ninyo ang salitang yan, kahit anuman ang mangyayari, ano ang inyong nasa sa isip? Ha? Kapag nadinig nyo po yung word na yan, kahit anuman ang mangyayari, pre. Kahit anuman ang mangyayari, tol, ano ang nasa sa isip po ninyo? Ha? Parang napakasarap po kong sabihin yan, ano ho? Lalo na po sa isang tao na nagmamahalan, ano ho, kahit ano man ang mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Parang ang sarap ba? Actually, yung word na yan ay isa pong pinakaparang common expression natin, ano ho. Yan ho ang pag-uusapan natin ngayon, ang title ng topic natin ngayon, ano man ang mangyari. Before that, let's pray. Lord, maraming salamat sapagkat kami ho ay nabigyan ng pagkakataon na kami ho ay makasama sa ganitong celebration na thousands of people, Lord, celebrating your goodness and your faithfulness that you have given this week. Lord, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Lumipas ang isang linggo, hindi mo kami nilagpasan. Hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan. Dala ng aming puso sa paglapit namin sa iyo ang pasasalamat at higit sa lahat ay ang aming pagsamba bilang kaming iyong mga anak at ikaw bilang aming ama. Naniniwala kami, marami pang magagandang bagay ang ibibigay mo. Nasukat pa namin ikamangha at higit na ikatutuwa. Kaya naman, hindi rin kami magsasawang pasalamatan ka sa bawat minuto at sa bawat segundo ng aming buhay. Sa kabila mang hindi kami naging karapat-dapat, may mga panahong hindi kami naging karapat-dapat sa iyo. Subalit ikaw ay nanatiling mabuti, natiling mapagmahal, at nanatiling naging mapagbigay. Salamat na dito kami ngayon at pagpalain niyo po ang inyong salitang aming pagsasamahan. Patuloy namang magbigay ito liwanag at inspirasyon sa aming buhay na maging na aming Panginoong giya o gabay sa bawat daang aming tatahagin upang ang buhay na ito ay lumakad ng may katagumpayan sa lupang ito. Sa iyo lamang ang papuri o Diyos at pagdakila. At ito ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kahit anuman ang mangyari, ang salitang ito ay tinatawag po yan sa English na is a kind of idiomatic expression of many people. Yung word na kahit anuman ang mangyari, itaga mo sa bato. Kahit anuman ang mangyari, may bato pang naisasali. Ano? Yan ho, isang idiomatic expression. Ibig sabihin, that is a common, very common parang expression mostly sa maraming tao, particular kapag gumagawa sila ng mga simple conversation. So, that is a
idiomatic expression lang po. But once we study this word, for me, this idiomatic expression is a kind, no, is a form of promise. Isa siyang parang anyo ng pangako, no, para sa akin, is a form of promise that you can do anything, whatever it takes. Isa siyang klase ng pangako na parang kaya mong gawin ang maraming bagay kahit anuman ang mangyari. Di ba, no? Parang ganun po yung ibig sabihin niyan. So, this idiomatic expression is a kind of promise, or is a form of promise that you can do anything, whatever it takes. So, yan po ang ating title ngayon, anuman ang mangyari. Kaya ko po binabanggit sa inyo, sapagkat sa atin pong buhay, maraming bagay ang po pwedeng makapagpatigil, makadiscourage, makapanghina, po pwedeng maraming bagay ang makahadlang sa iyo upang hindi mo maituloy ang anumang bagay na ginagawa mo sa Diyos. Sa totoo lang, napakadaming balakid in terms of serving the Lord, napakadaming obstacles, ang dami pong, daming trials, ang daming challenges, na po pwedeng makapagpatigil sa iyo. Naalala ko, minsan malimit na sinasabi po ni Pastor Joel Osteen, sinabi ni Pastor Joel Osteen, if the devil cannot hold you back, he will make you busy. Or else, he will delay you. So, ibig sabihin, isa sa mga taktika ng demonyo, ang ikaw daw ay i-delay. Kung hindi kanya kayang hadlagan, ikaw daw ay kanyang i-delay. Now, pupunta po ako muna sa survey. Dito po sa Pilipinas, napakadami daw pong mga tao ang nakakaranas ng stress. Araw-araw. Sa Pilipinas daw po ay napakadami mga tao ang nakakaranas ng stress araw-araw na hindi nakakatulog dahil sa stress, hindi nakakakain dahil sa stress, hindi kumbaga ay nakakapamuhay ng maayos dahil sa stress, nanghihina dahil sa stress, nawawala ng ganang kumain dahil sa stress. At lumabas po sa National Statistics Office na ang Pilipinas daw po ang may pinakamataas na level ng tao o level ng stress na nakakaranas araw-araw. So yan po ang lumabas sa datos ng National Statistics Office. Ang Pilipinas ang may pinakamataas na level ng stress na umabot ng 58% kada araw ang nakakaranas nito. Isipin mo, nahigitan pa natin ang US, 54% lang. Ang Greece, 52%. Pero Pilipinas ang may pinakamataas na level ng stress na nararanasan ng bawat tao araw-araw, not once a week, but araw-araw. At base sa survey, ang common na pinagmumula ng stress, the common source of stress is that traffic is number one. Tama ba? Agree ba kayo sa survey? Isipin nyo po ha, naniniwala ba kayo na pakalayo ng Jollibee sa Barangay Mamatid? Naniniwala ba kayo? Ha? Napakalayo niyan. Kung maglakbay po kayo, isang oras bago kayo makarating. Kaya po, para kayong bumiyahe ng, halimbawa, mula po sa Mamatid, papunta po ng Bikutan. Okay, so ganun po ang layo. Ganyan na po kalayo ang Mamatid ngayon. Dahil po sa traffic. So talagang napaka, very congestion na po. Kaya nga po, nung isang araw, nag-meeting po kami, kasama po natin, no? Kasama po ako ni Nakapitan, na kinausap ang lahat ng mga developer, mga subdivision dito nagde-develop, na hindi naman ho sa Mamati dine-develop, kundi sa Kalamba, pero ho ay ang lahat ng sasakyan na Panambak ay dito dumadaan sa lugar ng Mamati. So Mamati lang ang kanilang accessibility pagdating po sa sasakyan. So number one na pinagmumulan daw po ng stress, traffic. Kaya sa lahat ng mga taong malayo pa ang trabaho, halimbawa, nandito ka sa Mamati, doon ka sa Makati nagtatrabaho, yan, masasagupan nyo po yan, traffic. Isa daw po yung pinaka-common source ng stress, traffic. Pangalawa is yung health problem. Pumapangalawa po ang health problem. Alam po ba ninyo, ayon po sa ating naging experience previously, nagkaroon tayo ng pandemic, talagang isang epidemya ang tumama because of COVID-19. Talagang ito po ay na-expose around the world.
Pero meron pong silent killer na hindi po na-expose ng Department of Health. Merong isang silent killer na ayaw pong ilabas sa publiko ng maraming mga doktor o ahinsya ng ating pamahalaan. Ito na po ang pagtaas ng HIV, yung human immunovirus. So mapapansin po ninyo, ayon po sa survey, ultimo 45% na ang pumapalo na mga tao na tinatamaan ng HIV virus. Itong HIV case ay wala po itong lunas. Kapag kayo ho ay tinamaan yan, ay unti-unti lang po kayong nanghihina, nagkakasapit, hanggang nag-aagnas, namamayat, hanggang... Pero nakakatawa naman, bago ka naman tamaan yan, 5 years pa ang effect. At least mabubuhay ka pa ng 5 years. Unlike sa COVID-19, kapag tinamaan ka, weeks lang, patay ka kaagad. Anong gusto mo, COVID-19 or HIV? Eh, mas maganda sa HIV, 5 years. So yan po yung silent killer, sabi ng marami. Na ngayon, lumalaganap po sa buong Pilipinas, at ito daw po ay malimit na kukuha sa mga sexual intercourse. Isa din po ang sabi ng isang doktor, naging mapanganib sa mga tao na gumamit ng CR, lalo na kung ang gumamit ay merong HIV, particular sa mga babae, kung hindi mo muna lilinisin yung iyong tutungtungan or ang iyong uupuan. Kaya dapat daw mo muna, bago nyo ito halimbawa upuan, ang mga pampublikong palikuran, siguraduhin ito ho ay malinis. So yan po, common problem, common na pinagmumula ng source, hindi lang traffic, kundi pati po ang ating health problem. Then another one is that financial problem. Ang financial problem din po, pinagmumulan din po ng stress. Tama po ba? Sino dito yung kapag kayo may problema sa financial problem, masaya pa kayo? O ba, mayroon. Talaga, ha? Di ba karamihan po ng mga tao, kapag po walang finances, ika nga, ay talagang marami ho doon ay talagang hindi humaayos ang pakiramdam. Then the fourth one is work problem. Marami pong mga tao na stress sa trabaho. Kasi po ngayon, napakadami pong kumpanya, dating ginagawa ng 4 na tao, ngayon, tinanggal yung 3 at yung trabaho ng 3 ikinarga sa isa. Marami na po yan. At isa na ho dyan, nakakaranas yung iba natin mga kapatid, lalo na po yung mga nagtatrabaho po sa Procter & Gamble, sa Nestle, sa Wyatt, sila po yung common na nakaka-experience. Lalo na po yung mga accounting department. And then, panglima lang po yung family problem. Actually po, sa datos po natin, na pinagmumulan din talaga ng stress yung pagkakaroon ng mga family problem. Yung mga hindi pagkakaunawaan sa loob po ng tahanan. Yan o ang mga bagay na nararanasan natin. So yan po'y common. Tama po ba, no? Subalit, kung mapapansin natin, halos maraming tao daw po na nakakaranas ng stress, mga taong nakakaranas ng stress, marami daw sa kanila ay nagiging irritable. Tama, mali? Wala kang makita ng tao kapag stress. Ang saya-saya ko ngayon, stress ako. Ang marami ngayon, pag stress, lumayo-layo ka, tatamaan ka, stress ako. Ganon malimit ang tao kapag may stress. Kasi pag ang tao pala may stress, sila po yung mga irritable at tinatamad kumilos. Di ba kapag ikaw may stress, parang wala kang gana, mabigat ang katawan. Di ba ganon naman, common, eh, no? Parang tinatamad kang maligo, tinatamad kang kumain. Di ba? Kaya maging yung pagsunod at paglilingkod mo sa Diyos, sometimes, piktado. Katulad naman lang nung karaan, nagkaroon po ng power interruption. May mga lugar po na walang tubig dahil po walang kuryente. Yung iba tuloy, gustong pumunta ng simbahan, hindi na pumunta ng simbahan. Tinalo, hindi ng bantot, kundi ng stress. Kaya yung iba, hindi na nga lang pumunta sa simbahan, ay stress ako, walang tubig eh. Yun ang naging problema. Tinalo ng stress. So pag ikaw tinamaan ng stress, pati yung paglilingkod mo at pagsunod sa Diyos ay apektado. Ang tanong ko ngayon sa inyo ay ganito. May kilala ba kayong tao? Kaya sabi ko nga po sa inyo, binanggit ko po itong mga to. Ito yung common na nararanasan ng tao na po pwedeng maging kasangkapan, pwedeng magiging basis o reference ng buhay na mga bagay na hindi makakatuwa, na pwedeng magdulot sa iyo ng discouragement,
makapagbigay sa iyo ng panghihina, pwedeng makapagpatigil sa iyo, pupwedeng sa iyong makapagsabi natin, makapagdulot sa iyo ng kawalan ng interes. Kaya lahat ng mga taong nakakaranas ng stress na pinagmumula nito, traffic, financial problem, health problem, di ba, work problem, di common na mga bagay na mga problema na nagdudulot sa buhay ng tao. Ibig sabihin, ang daming aspeto ng buhay na pwedeng panggalingan ng stress. At kapag ikaw na-stress, marami sa mga taong nagiging stressful is talagang naging irritated. Now, ang tanong ko sa inyo ay ito lang. May kilala po ba kayong isang tao na sobra-sobra ang stress? Instead na umupo sa isang sulok at magmukmok at mag-ilusyon, ay mas lalo pang pinili niya ang sumunod, mas lalo pa siyang naging agresibo at epektibo na naglilingkod sa Diyos. May nakilala ba kayong tao ganun? May kilala kayo? Sobrang taas ang stress niya. Talagang napaka-stressful yung kanyang buhay. Pero hindi mo siya makitaan na nagmumukmok sa isang sulok. Tapos nag-iilusyon. Kundi itong taong ito, habang siya ay nagiging stressful, lalo siyang nagiging agresibo. May nakita ba kayong tao ganito? Mare, may ginagawa ka ba ngayon? Meron naman, pero bakit? Eh, pasinsa ka na. Maabala muna kita saglit. Pwede ba ako mag-share sa iyo ng gospel? Kasi stress ako ngayon eh. May nabalitaan na ba kayong gumawa na ganon? Sa sobrang stress, nag-share ng gospel. Tama po ba? Wala, no? May nabalitaan ba ho ba kayo? Malay nyo, na-GC ka so ho. Karamihan kasi na may mga stress at tinatamaan ng stress or nakakaranas ng stress, uupo sa isang sulok habang nagbubunot ng buhok. Or nagkakalkal ng lisa. Karamihan kasi sa totoo lang naman, kumbaga practically speaking, lahat ng tao na nakakaranas ng stress ay hindi talaga nakakatuwa. Halos karamihan sa kanila ay pangunahing apektado. Pero itong lalaki o itong taong ipakikilala ko sa inyo ay pawang kakaiba. Kakaiba ang kanyang karanasan sapagkat itong kanyang, kung ito ba, kung ating ikukumpara yung karanasan natin kumpara sa karanasan niya, wala pa sa kalahati, wala pa sa 1/4 yung ating experience dito sa experience ng taong ito. Pero nakakatawa sapagkat itong taong ito, siyang nakapagsabi na, when I'm weak, I am strong. Saan ka nakakita nung taong, the more siya nanghihina, the more lumalakas? Parang hindi ko maintindihan yung logic nun. The more siya nanghihina, the more siyang lumalakas. Parang alayo ng logic, no, pagdating sa science. So itong mamang ito, ang pangalan nito si Pablo. Tingnan nyo po ha. Basahin natin yung kwento ng kanyang buhay. Tapos, ikumpara mo yung buhay mo sa buhay niya. Tapos, kung kaninong stress ang malala, sa iyo ba o sa kanya? Kung sa'yo, eh saludo ako. Okay? Pag malala ang stress mo, ay talagang considerable. Okay? Acceptable ang mga excuses mo. Pero kung mas malala yung sa kanya, pakinggan mo at hanapin mo at tuklasin mo yung sekreto bakit niya lahat ito napagtagumpayan. Kayo ba yun nandyan pa? Basahin natin ang kwento. Sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 27, nasabi ito, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Alam kong para na akong baliw na tinasabi ko, pero ako rin ay lingkod ni Kristo. Higit pa nga kaysa sa kanila, dahil higit akong nagpakahirap kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nakulong, nahagupit, at nalagay sa bingit ng kamatayan. Tanong, kayo po ba'y nakulong? Tingin ko wala pa. Nalagay sa bingit ng kamatayan. Tingin ko wala pa. Nahagupit. Tingin ko wala pa. So nakakalamang na ang taong ito. Sa verse 24, 5 beses akong tumatanggap ng 39 na hagupit sa mga kapwa ko mga Hudyo. Isipin niyo po ha, 5 beses. Ang isang hagupit, umaabot daw po ng 39. Ha? Ibig sabihin, lumalabas, 5:39 yan.
Nag-gets mo ba? Ha? Kasi sabi niya dyan, oh, limang beses akong tumanggap ng 39 na hagupit. Limang beses. Sibig sabihin lumalabas, limang 39 yun. Magkano lahat yun? Ilang hagupit lahat? 39 times 5, bring down 2 over 4, divide by 7, ilan lahat? Ha? 100? Sigurado kayo? Or 145? Ha? 75? Sige, walang halo. Walang duda. So, ibig sabihin, ang daming hagupit. Tapos, ang nagpapalo pa sa kanya, kapwa din niya. Nakuha niya? Eh, kayo, nakakadalawang hagupit pa lang, gusto na magpakamatay. Amen. Yung iba naman, nakakailang hagupit pa lang, parang gusto nang tumigil. Ito, 39, you know? Limang 39. So, mas malala. Tama ba? Nung ako'y pumasok sa fraternity noon, dalawa lang tinanggap ko. Para na akong malalagutan ng hininga eh. So, sunod natin. Tuloy natin pagbasa. Tatlong beses, ilan daw po? Tatlong beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong binabato ng mga Hudyo. Tatlong beses kong naranasan na lumubog ang sasakyang barko. Minsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Naranasan na ba yun? Palutang-lutang sa pansol. Pero hindi sa dagat. Diba? Alam ko, marami sa inyo, talagang lumutang na sa pansol. Sipin nyo, matindi yung karanasan niya. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, at sa mga hindi Hudyo, at sa mga lunsod at mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid kay Kristo. Naranasan ko rin ang sobrang hirap. Grabe. Binanggit pa yung word na sobra. Sobrang hirap, pagod, at kawalan ng tulog. May nakaranasan ba sa inyo yan? Yung isang taon ka nang di nakakatulog. Ha? Naranasan ko rin ang magutom, mauhaw, kadalas ay walang makain. Hindi lang minsan, kundi kadalasan, wala siyang makain. At naranasan ko rin ginawin dahil sa kakulangan ng maisusuot. Yan ho ang kwento ng buhay. This is a kind of testimony of Apostle Paul. Nang siya'y sumusunod sa Panginoon, pumasok sa loob ng paglilingkod, ganyan ho ang sinapit niya. Siguro kung ikaw yon, mag-iisip ka ng ganito, bakit? Tama ba itong ginagawa ko? Kung saan pa ako sumunod sa Panginoon, bakit mas lalong nagiging stressful itong experience ko? Tandaan nyo mga kapatid, kapag ikaw sumunod sa Panginoon, tama naman sinabi ni Lord, follow me. Pero wala siyang sinabi na, I will remove all your problems and sicknesses. Wala siyang sinabing ganon. Wala sinabi si Lord, basta sinabi ni Lord, follow me. Then, I will give you rest. Hello? So, walang promise si Lord na once you follow Him, He will remove all your problems. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi sa problema at sakit, yan ay naging pamamaraan ng Diyos upang makita mo ang kabutihan ng Diyos. Kaya di ba kapag may sakit ka, gumaling ka, kay buti talaga ni Lord. Tama ba? Di ba? Eh kung walang-wala ka, pinagpala ka, kay bait talaga ni Lord. Masasabi mo, ibig sabihin, all your negative experience is the instruments of God or the parang pamamaraan ito ng Diyos to display His goodness, His mercy, and compassion to you. Now, ngayon, sa buhay natin, kung atin pong ikukumpara, kanino kayang stress ang mas malala? Sa'yo o kanya? Ha? Kaninong stress kayang mas malala? Sa'yo o kay Pablo? Si Pablo. Pero si Pablo, sa kabila ng kanyang stressful situation, he never stopped in serving the Lord. Ha? He never stopped. He never backslide. Hindi naisip yun. Total, mahirap pa lang sumunod sa Panginoon. Bumalik na lang ako sa dati kong buhay. Hindi siya ganun eh. Bakos kung ano yung sinimulan niya, nagpatuloy siya. Anong naging sekreto?
Kaya sabi ko sa inyo, yung mga bagay na naranasan ni Pablo ay sapat na upang siya ay tumigil, upang siya maglaylo, upang siya ma-discourage, upang siya manghina, pero nagpatuloy ang taong ito. Why? Because all the grace of God. Ang naging sikreto ni Apostle Pablo, ay dahil nalaman niya kung ano po yung biyaya ng Diyos. Kaya, para sa akin, Apostle Paul is not just only a survivor. He is an overcomer. No? Or he was an overcomer. Si Pablo, para sa akin, hindi lang isang simpleng survivor. He was an overcomer. He became stronger from all stressful situation in life. Si Pablo, the more siyang nakakaranas ng stress, mas the more siyang lumalakas. Tama po. Paano kaya nangyari yun? Mas maraming nakaka-stress na bagay, mas lalo siyang lumalakas. Sapagkat nakita niya dito kung anong naging sikreto at yun ang binanggit po niya sa kanyang sulat sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Itong kwentong ito ay isang karanasan ni Pablo na nagdadala sa atin ng aral. Na ibig sabihin, kung ikaw ay wala nito, baka sa isang karanasan pa lang, titigil ka na. Or baka sa isang karanasan lang, maglaylo ka na. O sa isang karanasan mo lang, ma-discourage ka na. Pero ang kanyang sulat, ang nakita niya itong sikreto, ay itong sinabi niya sa verse 9. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 and 10. And he said to me, ito po yung previous statement niya, sabi niya, tatlong beses siyang manalangin sa isang araw. At ang Panginoon ay sumagot sa kanya at ganito ang sinabi. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weaknesses. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities and reproaches, in needs and persecution and distress for Christ's sake. For when I'm weak, I am strong. Ang naging sikreto ng lahat ng naranasan ni Pablo kung bakit napakadaming bagay na pupwedeng sa kanya'y makapagpahina, pwede sa kanya'y makapagbigay ng discouragement, pwede sa kanya makapagpatigil sa kanyang paglilingkod sa Diyos, ano kaya ang sikreto? Ang nakita pala niya is because of the grace of God. Dahil sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, kung inyo pong bibigyan ng pansin, magkaroon tayo ng tinatawag na comparison, from the time of Apostle Paul, in the time of mga ancient great men, like Joshua, Moses, David, Solomon, di ba, Elias o King Solomon, itong mga taong binanggit natin, mga great men of God, in the past, sila'y mga taong naging victorious because of the presence of God. Pero si Paul, kakaiba siya. Siya'y naging victorious, sabi niya, ay naging stronger than before, sabi niya, because of God's grace. Not the presence of God, but because of God's grace. Si Pablo daw po, because dahil daw sa biyaya ng Panginoon, lalo daw siyang lumalakas at lalo daw po siyang nagtatagumpay. So lumalabas, because of God's grace, he was able to overcome his physical stress, his emotional stress, and even his mental stress. Sapagkat yung binas nating talambuhay na ni Apostle Pablo ay apektado po ang tatlong itong aking binanggit. Naapektuhan po doon yung kanyang physical, yung kanyang emotional, nakulong, hinagupit, at maging po yung kanyang mental. Sigurado po, yung po lamang siya'y maikulong, hindi po biro, napakahirap po ang maikulong sapagkat hindi lamang physical mo ang nagsasuffer, even your emotion and even your mental aspect ay nagsasuffer. Pero, ang lahat ng yun ay napagtagumpayan ni Apostle Pablo. Why? For one simple reason, because of the grace of God. Now, in other words, if you understand, you know, the power of God's grace, kapag maunawaan mo lang yung kapangyarihan noong biyaya ng Diyos, you will not just a survivor. You are an overcomer, victorious, and stronger than ever. Pag naintindihan mo talaga, ganito po kasi mga kapatid. Kapag tinanong ko kayo kung ano ang biyaya ng Diyos, halimbawa, tinanong ko po kayo, ano ba sa inyo, para sa inyo, anong biyaya ng Diyos? Posible, isasagot nyo sa akin, ang biyaya ng Diyos
Yan yung pagkain. Tama ba? Tama po. Para sa iyo, ano bang biyaya ng Diyos? Ang biyaya ng Diyos, yan yung pera, pagkain, tapos bahay, tapos damit, trabaho, negosyo. Para sa atin, yan ang biyaya eh. Kaya kapag tayo po nagpipray, ang ating panalangin ganito. Tayo man, kapag masarap ang pagkain, mahaba panalangin, ano? Pero kapag hindi masarap ang pagkain, thank you Lord lang. Di ba ano? Pag chicken joy ang pagkain o ang ulam, Panginoon, maraming salamat talaga Panginoon sa mga pagpapalang binibig. Salamat po talaga Panginoon sapagkat kayo po ay napakabait na Diyos. Pero pag ang ulam lang, halimbawa, yun lang, tinapa, kamatis, thank you Lord. Alam ko naman, hindi naman lahat, pero kung kayo naman ang gumagawa niyan, huwag na lang ho kayo magpahalata, okay? Alam po ninyo, kapag tayo kasi nagpipray, ganito panalangin natin, di ba kapag tayo harap sa pagkain, nandiyan yung minudo, di ba? Apretada. Ang panalangin natin ganito, Lord, maraming salamat po sa mga biyayang nasa aming harapan na ikaw po ang nagbigay, kaya kami po nagpapasalamat. So, tingin natin doon sa minudo, sa kanin, saka sa ulam, biyaya. Tama po ba? Kaya para sa atin, ang biyaya, nakakain. Kasi yung katuruang ganyan, yan ang napulot mo sa magulang mo eh. Tama ba? Tol, may pera ka ba dyan? Wala talaga akong biyaya ngayon eh. So, ibig sabihin, lumalabas ang biyaya, pera. Tol, baka naman marami kang biyaya dyan, pabigay mo naman ako. So, sa atin, parang lumalabas ang biyaya, pera. Alam po ninyo, mga kapatid, ang biyaya ho, isa lang ang tinutukoy, mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Pero pag ang tinukoy ho'y pagpapala, dalawa ang gamit nun. It's either mga bagay na spiritual at mga bagay na physical. Yun ang tawag dyan, pagpapala. Kaya ang pagkain, yung ulam, pera at gamit, hindi yan mo pwedeng i-consider na biyaya ng Diyos. Ang tawag dyan, pagpapala ng Diyos. Tama mo ba? Bro, buksan mo nga saglit yung ano. Yung Galatians chapter 6, yung last verse. Tinan nyo dito ha, sinabi ng Bible. Patutunayan ko lang sa inyo, no? Gusto ko lang i-correct. Kasi, kaya tayo, parang gusto lang natin na tayo po ay halimbawa, nananalangin tayo sa Panginoon, Lord, nawa Panginoon, sa araw na ito, makasumbong kami ng biyaya sa iyo. Pero alam na kagad natin, tinutukoy natin biyaya, pera yon, pera. Tinan nyo sabi ni Pablo, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Teka muna, yung biyaya pala daw ng Diyos na dadala sa Espiritu. Teka muna, yung kayang galunggong madadala kaya yon sa Espiritu? Ha? Yung litsong paksiw, yung... Ibig sabihin, yung pagkain, hindi madadala pala yan. Ha? O, kita nyo, nakasimangot na kayo. Parang ayaw yata ni Pastor mabigyan kami ng biyaya eh. Kaya nga, ang punto ko mga kapatid, kung naintindihan mo lang ng tama, yung biyaya ng Diyos, hindi ka magmumukhang kawawa. Ikaw ay magmumukhang kahanga-hanga. Hindi ka mamumuhay sa isang buhay na mukhang pulubi. Hindi ka mamumuhay sa isang buhay na nakakaraos. Mamumuhay kasi isang buhay na nakakaginhawa. Tama ba? Eh kasi nakikita mo ang biyaya eh. Ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na gumagawa sa buhay mo. Kaya sabi ko sa inyo, if you understand the power of God's grace, you are not just simple survivor. Ha? You are an overcomer, victorious, and stronger than ever. Kaya minsan, may mga pangyayari sa buhay, yung mga taong nakadepende sa biyaya ng Diyos, tinan nyo po, hindi sila nawawala ng, kumbaga, hindi sila nawawala sa paglilingkod. Ang mga taong nakadepende sa biyaya ng Diyos, hindi yan nawawala sa paglilingkod sa Diyos. Na kahit po sila'y dumadaan sa mga stressful situation, sila man ay dumaan sa mga fearful situation, makita mo, yung buhay nila, nandoon pa rin sa buhay paglilingkod. Bakit? Kasi hindi kayang pahintuin ang mga taong ang biyaya ng Diyos ang nananagana sa kanilang buhay. Pero kung ikaw ay motivated lang ng pera, motivated ka lang ng trabaho, motivated ka lang ng negosyo, motivated ka lang ng pagkain, pag nawala ang mga to, tigil ka. Ito si Pablo,
walang makain, tuloy pa rin kay Lord. Ha? Palutang-lutang sa dagat, tuloy pa rin kay Lord. Ikinulong, tuloy pa rin kay Lord. Pakilala mo, umulan lang, hindi na tumuloy. Joke lang. Amen? Kasi yung biyaya, hindi dinala sa loob. Nilagay lang sa pitaka ang biyaya. Amen ba? Okay. Now, makita niyo po mga kapatid, maraming bagay tulad na nabanggit ko na po pwede makapag-discourage sa'yo. Marami eh. Makita mo lang yung mukha ng asawa mo, nadi-discourage ka na kaagad. Sino dito makita pa lang mukha ng asawa, nadi-discourage ka kaagad? Ha? O di kaya naman, makita mo lang yung kapitbahay mo, discourage ka na kaagad ha? Talagang, ang daming bagay na pwede makapagpa-discourage. Pero kapag ang biyaya ng Diyos ang nagtatrabaho sa loob mo, kayang i-overcome ng biyaya yung discouragement na nakikita mo. Now, ang sikreto ng lahat ay dahil sa biyaya ng Diyos. Tingnan niyo po ha. Kapag ikaw pala ay dependable o grace dependent, ano yung kayang gawin ito sa iyo? Kapag ikaw ay nakatipendi lagi sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Bible ha, Kuya Angelo, pakibuksan mo nga sa gityo ang aklat po ng Hebrew chapter 4 verse 16. Si Pablo ay nagkumbinsi sa mga tao, kung kayo man may pangangailangan or may mga problema kayo sa buhay, lalapit daw tayo, sabi diyan, hindi sa Mumbai. Ano sabi niya? Let us then approach to the throne of grace. Binanggit niya diyan, throne of grace, trono ng biyaya. Ang grace pala may trono. Nakuha niyo? At pag lumapit ka doon daw sa throne of grace, ano sabi niya? Then, we may receive mercy and find grace to help us in times of need. Kapag lumapit ka daw doon sa throne of grace, ang makukuha mo, dalawa. Ano daw yung makukuha mo? Una, mercy. Pangalawa, yung grace to help us in times of need. Hindi sinabi sa Mumbai. Tama po ba? Kasi pag sa Mumbai ka lumapit, disgrasya eh. Hindi grasya. Now, balikan natin. Kapag ikaw pala ay grace dependent, ano po ang mangyayari sa iyo? Ito tatlong bagay po pwedeng ibigay sa iyo. Tatlong bagay tinignan po mga kapatid. Number one, kapag tayo daw po, if you trust and depend on God's grace, yan ang kayang gawin. He will make you stronger than before. Gagawin ka daw niyang mas malakas kaysa sa dati. Ooh. Dahil pa itong ikaw ay naka-Red Bull. Tama ba? Ang Red Bull, parang hindi ko na masyadong nadadinig ngayon. Parang malimit ko na madinig ngayon, Cobra. So makita nyo po, kapag ikaw pala ay grace-dependent, gagawin niya sa'yo, He will make you stronger than before. Gagawin ka niyang mas malakas kaysa sa dati. In other words, whatever stake, dito po pumapasok yung anuman ang mangyari, whatever it takes, you will remain faithful and committed to God. Sabi diyan, because God's grace and power works within you to strengthen you or to strengthen your weaknesses. Kung ikaw pala talaga ay grace dependent at naiintindihan mo kung ano yung ginagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay mo, mananatili kang tapat at committed sa Diyos, anuman ang mangyari. Ano man ang mangyari. Dahil alam mo, ang biyaya ng Diyos at kapangyarihan nito ay nagtatrabaho sa loob mo para palakasin ang iyong kahinaan. In the 1 Corinthians chapter 5 verse 10 at chapter 15 verse 10, ano sabi ni Pablo? Tinan niyo po rito ha. Kaya nasabi niya, all depends on God's grace. Sabi niya, datapot sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ako nga'y ako. Sabi, ako'y ako nga. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Bagkos ako'y malabis na nagpapagal kaysa kanilang lahat. Bagaman, hindi ako. Kinukumpara niyang sarili niya. Siya daw po ay malabis na nagpapagal sa kanilang lahat. Ibig sabihin, sobra-sobra yung kanyang pagtatrabaho at paglilingkod sa Diyos, ikumpara doon sa iba niyang mga kasama. Kita niyo mga kapatid ha? Sa kabila po ng marami sa mga pangit na pinagdaanan na pwede na sa kanyang makapag-discourage,
Pero siya'y labis na nagpapagal para sa Diyos, sa kanilang lahat, sabi niya, hindi dahil sa akin, kundi ang biyaya ng Diyos na suma sa akin. So lumana pa sinasabi ni Pablo, nagagawa ko ang lahat ng ito, hindi dahil sa sarili kong lakas, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya walang pagsubok na hindi mo kaya. Kaya sasabihin mo, Lord, bakit ako pa? Parang di ko yata kaya. Kung sa buhay ko'y wala ka. Anin ang pag-ibig kung puso Para naintindihan niya natin. Alam niyo na ginakanta ko? Kanta ni Jesus sa Ragusa yon. So makita po ninyo, sabi ni Apostol Pablo, na ang lahat ng bagay ay kanyang nagagawa at na ipagpapatuloy lahat ng kanyang sinimulan, hindi daw kanya sa kanyang sarili, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na laging sumasa kanya. Now, take note, my dear friends. The grace of God is not earned by works. Nakatulad ng ating iniisip, pag ikaw ay nagtrabaho, kapag ikaw ay naging matyaga, ang dami mong makukuhang biyaya. Kaya magputap ka ng maraming business, magbukas ka ng maraming trabaho, dapat marami ka maging transaksyon para ang dami mong biyaya. In other words, grace earned by works? No. God's grace cannot earn by works. Tama po? Tama po ba? Agri ba kayo doon? But it produces work done in His service. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos, hindi mo nakukuha yan sa pamamagitan ng iyong pagpapagal. Kasi po, ang biyaya ng Diyos ay dumarating sa iyo, yan ay bunga ng mga tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Hindi sa iyo. Kaya ka tumatanggap ng biyaya dahil may Diyos na nagpagal doon sa krus. At nang ikaw ay sumampalataya, ibinigay niya yan sa iyo. At ang biyayang yan hindi ibinigay, para lamang ikaw ay makagawa para sa iyong sarili. Okay, what is the exact definition for the word grace? Ano po ba talaga ang grace? Yan ba yung pera, pagkain, trabaho, negosyo, bahay, pati nga anak eh, ginagawa? Ay, inano bang anak ninyo? Ay, purihin si Lord, binigyan po ako ng limang, biniyayaan po ako ng Diyos ng limang anak. Pati ba naman anak, tingin mo tuloy sa bata, biyaya? Ito po, sabi ng salitang grace, biyaya. The definition of grace could be God's life, God's power, and God's righteousness. I repeat on this. God's grace, it could be God's life, God's power, and God's righteousness. John 3:16, for God so loved the world and He gave His only begotten Son, whoever believes in Him, he will not perish, but have. Sino nagbigay po ng buhay? Ang nagbigay po ng buhay, walang iba kundi si Jesus. In John chapter 10, verse 28, sabi niya doon, I give them eternal life, and they will never perish, and no one can snatch them out of my hands. Jesus said, I give them eternal life. In other words, grace speaks about God's life, God's power, and God's righteousness. God's power came from the Word. In Romans chapter 1, verse 16, I am not ashamed to share the gospel. It is the power of God for God's salvation. In other words, the Word is the power of God. And righteousness came from the blood of the Lamb. So lumalabas, itong biyayang ito, na siyang buhay ng Diyos, ibinigay yan sa atin. At nagkakaroon tayo ng energy or ng power because of this grace. And remember, the grace, which is God's life, comes into us and work in us and through us so that we can be all and do all in His service.
Ang biyaya daw ng Diyos ibinigay sa iyo, ha? Nagtatrabaho sa loob mo upang daw na sa ganun, tayo daw pong lahat ay makagawa, magawa daw natin ang mas maraming bagay para sa kanyang paglilingkod. Ibig sabihin mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na siyang buhay ng Diyos ay pumasok sa loob mo, gumagawa sa loob mo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan upang ito ay ating magawa at maipagpatuloy ang ating paglilingkod na siyang nais ng Diyos sa ating buhay. Ibig sabihin, magagawa mo ang paglilingkod, magagawa mo ang pagsunod, hindi dahil malakas ka, hindi dahil pinag-aralan ka, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na nagpapalakas sa iyo. Kaya yung mga bagay na dati hindi mo magagawa, ngayon magagawa mo na. Because of God's grace. Because God's grace will make you stronger than before. Kung dati hindi mo kaya magpatawad, ngayon subukan mo magpatawad. Makakaya mo na. Because of God's grace. Because God's grace always working within you. Tama po ba? Nandiyan pa ba kayo? So ibig sabihin, kung dati tinutupa ka isang araw, ngayon pag tinupa ka isang oras na lang, tinupa ka pa rin. Nga lang, isang oras lang. Hindi katulad ng dati. Pag tinupa ka maghapon, ngayon isang oras lang. Tapos mamayang hapon naman ulit. Amen? Because of God's grace. May pagbabago eh. Yung mga hindi mo kayang gawin noon, nagagawa mo ngayon because of God's grace. Agree ba kayo? Sa sinabi ni Pablo? So, gusto ko maintindihan niyo po mga kapatid. God's grace was given that you might not only be blessed, but be a blessing. Hindi yan ibinigay sa iyo para lang ikaw ay pagpalain. Ang biyaya ng Diyos ibinigay sa iyo upang ikaw din naman ay maging pagpapala. Ikaw ba, naging pagpapala ka ba sa ibang tao? Ito, simpleng tanong. Kapag kasama ka ba ng ibang tao, masasabi ba nilang, ay, ang palad-palad ko, nakasama ko si sister. Kung ganun ang sinasabi ng mga barkada mo o mga kilala mo, blessing ka nga sa kanila. Ha? Pero pag sinabi, ay, ano ba, nakasama ko na naman ito. Ha? Sino sa inyo dito yung malayo ka pa? Malayo ka pa. Nakita ka nung kumari mo, malayo ka pa. Nagdadasal na sa Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Ha? Amen. O sino sa inyo dito yung malayo ka pa, talagang excited na mismo yung taong kakausapin mo. Diyan mo ngayon malalaman kung blessing ka ba or hindi. Tama po? Or kayo po ba yung ganito na lang sa loob ng bahay? Tanungin mo kaya sarili mo sa loob ng bahay. Ikaw ba, blessing ka ba sa loob ng bahay? Hindi. Paano mo malalaman? Ganito lang yan kasimple. Sila ba masaya kapag wala ka? Or masaya sila kapag nandyan ka? Saan ba sila masaya? Sa panahong wala ka o nandyan ka? Ganun mo malalaman ngayon kung blessing ka talaga sa kanila. Halimbawa, o mga anak ha, aalis ang mama mo ha, kayo muna dito sa bahay. Yung mga bata nagkakalbitan, yes, wala na naman si mama. Ganun ba kayo? Ay sigurado, kung ganyan ang mga anak mo, pag, di ba, ganyan minsan, mati-asawa, ganun eh. O, tara, wala si mama, tara! Op, quiet, nandito si mama. Yung pag dumating ka, lahat tahimik. Tama ba? Kaya mahirap talaga kapag ang nanay tinupak, lahat talaga damay eh. So, ibig ko sabihin dito, pag ganyan ang status ng pamilya mo, kung ang mga anak mo masaya sa panahong wala ka at malungkot sila sa panahong nandiyan ka, hindi ka blessing. Tama? Hindi ka blessing. Anong tawag sa'yo? Disgrasya. Nako, behave. Madidisgrasya na naman kayo. Ganun lang yun eh. Pero kung ikaw, halimbawa, ganito, ang lungkot-lungkot nila pag wala ka. Di ba? Parang malungkot. At ang saya-saya nila kapag nandoon ka, blessing ka nga sa kanila. Tama ba? O sa inyong grupo, sa cell group, alam mo, hindi kompleto cell group natin pag wala si sister eh. Ganun ba kayo? Ibig sabihin yung tao na yon, blessing yon.
Kasi wala kayong pagkain. Amen? Alam mo, pag nawala si Brother Romer, lungkot natin, wala si Brother Romer sa cell group eh. Malungkot sila. Kasi walang magpapakain. Amen? Pero, pag wala yung isa, sinabi niya sa, wala sa cell group niya, ano? Buti yun. At least, makakakilos tayong maigi. Hindi blessing yun. So, tandaan niyo po, ang biyaya ng Diyos hindi binigay sa atin para lang talaga pala tayo pagpalain, kundi tayo daw gawing pagpapala. Ngayon, malaman mo ngayon sa bahay ninyo, ha? Tanungin niyo mamaya pag-uwi niyo sa bahay. Oh, personal ang tanong to, ha? Assignment ko to kay Pastor. Kayo ba, masaya ba kayo pag nandito ako o malungkot kayo pag wala ako? Ano ang itong sagot? Baka may sumagot, depende. Tanungin niyo ang inyong asawa at mga anak. Asawa mo. Yung asawa mo, malapit naman sa'yo, eh, no? Eh, ano mo, mag-asawa kayo. Tanungin mo, saan ka ba masaya? Yung panahong wala ako o panahong kasama mo ako? Pag sinabi mo, alam mo, mas may kapayapaan ako kapag wala ka. Ibig sabihin nun, hindi ka blessing sa kanila. O, nagkaroon na tuloy ng idea kayo. Mamaya pa, huwag muna tanungin dito. Okay, pangalawa pong bagay. Pangalawa, ito yung pangalawang kayang gawin sa iyo ng biyaya ng Diyos. His grace will keep you going. Ha? Talagang, ang buhay mo ay makapagpapatuloy. Ibig, kaya sinabi ko nga po sa inyo, maraming bagay ang pupwedeng makapagpatigil sa iyo eh. Maraming bagay ang pupwedeng makapagpatigil sa iyo. Una, yung financial problem. Pangalawa, yung work problem. Yung stress, family problem. Maraming bagay na pupwedeng makapagpatigil. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ang buhay mo makapagpapatuloy. Tingnan niyo po ha. Sa buhay natin, anumang pagsubok na pwede mong maranasan, it's either ito man ay emotional, ito man ay mental, ito man ay physical, ito man ay financial, ang lahat ng yan, makakayanan mo. Why? Because God's grace will sustain you. Yung biyaya ng Diyos daw, ang siyang magsusustain sa iyo. Ang siyang magtutusto sa buhay mo. Ibig sabihin, may mga time na para bagang gusto ka ng mautas. Alam niyo yung mautas? Ha? Parang gusto. Ay, pag nautas yan, bibigay yan. Pero makita niyo po mga kapatid, nagpapatuloy pa rin ang buhay mo na yan. Naka-experience mo ba kayo na, ito, experience lang ha. Sino sa inyo naka-experience? Magkaparehas kayo ng trabaho, magkaparehas kayo ng posisyon, magkaparehas kayo ng kumpanya. Yung iba mong kasamahan, yamot na, pero ikaw, relax lang. Parang, naisip nila na parang, ano ba to? Anong bertod mayroon sa kanya? Yung iba, ilantang-lanta na, pero ikaw, sariwang-sariwa pa. Nakangiti ka na, pero para sa trabaho niyong dalawa. Ha? Yung iba, stress na, ikaw, relax lang. Naranasan niyo po ba yun? Ha? O di naman kayo sa loob ng bahay, yung asawa mo, ligalig na, pero ikaw, kalmado lang. Pinagmamasan mo ang asawa mo. Sige. Magalala ka, sige. Mapapago din yan, sige. Yeah. Oh. Tumigil din, napagod din. Kasi alam niyo ang babae kasi pag sinasabayan niyo, lalong nagiging energetic yan. Pabayaan mo lang siya. Yeah, okay. Di ba? Mapagod din yan. Ganyan din mo asawa mo. Titigil din yan eh. Oh, titigil din. Pag yung asawa mo nakita mo, yaw-yaw nang yaw-yaw. Sagutin mo, lalong lumala. Paliwanag ka pa, lalong lalala. Pagbasa mo lang, maaasar yan sa'yo, titigil yan. Yan ang pamatay ng sunog sa bahay. Kasi kapag dumugtong ka pa, kapag nagsalita ka pa, lalong lumalala ang apoy, tingnan mo na lang. Pagkatapos siya, tapos ka na. Bukas, ako naman. Kaya, ang buhay na ito, kahit nasasagad, hindi ito kayang patigilin ng sitwasyon. Dumating man sa punto ang buhay mo'y masagad, pero sasabihin ko sa iyo, pag ang biyaya ng Diyos ay nagtatrabaho sa buhay mo, at naintindihan mo kung ano yung trabaho ng biyaya, makikita mo, ang buhay mo'y magpapatuloy. Kaya nga, sabi na po Apostol Pablo, kaya maganda pong paraphrase yung, kapag nasagad ka,
itutulak ka ng biyaya ng Diyos. Eh kapag tayo nasa God, tumitigil tayo. Hindi. Kapag tayo nasa God at kapag ang biyaya ng Diyos ay nasa sayo, ang buhay mo ay makapagpapatuloy. Nakbuksan mo nga saglit yung Philippians chapter 2 sa verse 13 ng amplified version. Ng amplified na natin. Tingnan niyo po ha, ang ganda ng paliwanag ng amplified version about this grace. Tingnan niyo po ha. Tulad na sinabi ko, God's grace is not about money. Grace is not about food. It's not about blessing. It's not about shelter. Grace speaks about God's life. Sabi dito sa amplified version, sabi niya, for it is not your strength. Take note. It is not your strength. It's God who is effectively at work in you, both to the will, to the work that is strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. Tagalogin natin. Sabi ni Apostle Pablo, lahat ng bagay, makakaya mo. Gaano mang katindi ng problema ang kakaharapin mo. Ako nga, ang tindi ng problema ang pinagdaanan ko, pero nalagpasan ko. Lahat ng ito, dahil sa biyaya ng Diyos. Sabi niya, hindi dahil sa lakas mo. Sabi niya dyan, ano? Kundi ang Diyos ang kumikilos sa iyo kapwa sa pagnanais at paggawa. Iyon ang nagpapalakas, nagpapasigla at lumilikha sa iyo ng pananabik at kakayahang tuparin ang iyong layunin para sa kanyang mabuting kaluguran. Hindi sa iyo, kundi dahil sa Diyos na kumikilos sa loob mo. Kapwa sa pagnanais at sa paggawa, iyon ang nagpapalakas, iyon ang nagpapasigla at lumilikha ng pagnanais o pananabik at sabi niyan, kakayahang tuparin ang lahat ng mga bagay o ang layunin mo para sa kanyang kaluguran. Tingnan niyo po mga kapatid ha, yung palang Diyos na yon na siyang biyaya natin, nagtatrabaho sa loob mo. So lumalabas, yung biyaya ng Diyos na nasa sa loob mo ay nagpapalakas sa iyo, nagpapasigla sa iyo, at lumilikha ng mga bagay ng pananabik at kakayahang gawin ang mga bagay-bagay ayon sa kung ano yung gusto mong layunin upang mabigyan lamang ng kaluguran ang Diyos. Ganda, no? Kaya mapalad talaga ang may biyaya ng Diyos, eh. Apakapalad. Kasi yung iba, pagod na, ikaw, wala lang. Tama ba? Yung iba, pag stress na, Lord, kunin mo na po ako ni Panginoon. Yung isa, panalangin, Panginoon, pahabahin niyo pa pong buhay ko. Ang sarap kayang mabuhay. Ganun tayo eh. Kapag na-stress lagi iniisip, mamatay na lang kaya ako. Ganyan tayo eh. Kasi mga tao, kapag na-stress, hindi talaga natutuwa mabuhay. Sino po dito sa inyo ngayon ang ganun ang naiisip? And I will invite you, and I will pray for you on this stage. May mga taong ganun, pag stress na, ang iniisip na kagad nila, hindi, wag isipin mo ang kamatayan. Dapat ang maisip mo, biyaya ng Diyos. You need God's grace to sustain what you are doing. Kayo ba yun nandyan pa? Kaya nga sa buhay natin, walang bagay na hindi natin kaya. Lahat ng bagay ay ating makakaya dahil sa biyaya ng Diyos. Di ba? Lahat ng bagay ay dahil sa biyaya ng Diyos. Last and final, kapag ikaw ay grace dependent, itong kayang gawin niya sa iyo. His grace enable us. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ang biyaya daw po ng Panginoon ang siyang makapagpapanagana sa iyo. Kung dating maraming bagay hindi mo nagagawa, subalit sa biyaya doon ng Diyos, na nasa sa iyo, lahat ng bagay ay iyong kakayanin. Kung dati, marami kang mga bagay na hindi gayang gawin, sa totoo lang mga kapatid, no, napakahirap, lalo na po yung mga single mother, apakahirap ang maging single mother. Makakapakahirap din po ang maging breadwinner, apakahirap. Kasi multitasking, ibig sabihin nun. Dami mong ginagawa.
Katulad ko na lang, experience ko ano po. Ang trabaho ko po hindi madali. Kung titinan mo, magaan. Ang trabaho ko po kasi, marami. Marami ang aking, yung scope of work ko, napakadami. Pagka umaga, pagdising ko sa umaga, siyempre, gigising ako ng alas 4, magbabasa ako ng Bible. Pagkatapos, magpipray ako. Tapos, makikinig ako ng mga preaching about leadership. Pagkatapos niyan, siguro mga 6 o'clock, magpiprepare ako ng almusal. It's either ako o ang asawa ko. Pagkatapos, pupunta ako doon sa aming manukan, sa tabing bahay. Kinakausap po yung mga manok. Kayo, huwag kayo maligalig ha. Maghintay kayo, magpakabait kayo. Pagkatapos doon, papasok kami doon sa aming munting negosyo, magdidilig ako ng kabuti. Pagkatapos doon, babalik ako doon sa bahay, mag-uusap naman kami mag-asawa. Siyempre, kailangan, bigyan din panahon ng asawa. Okay lang, magalit sa akin yung mushroom, tsaka yung manok, wag lang yung asawa. Usap kami yan, tumatagal ang usapan namin ng mga 8 o'clock. Dapat yun, ipapasok ko na. So, maliligo ko, 8:30, papasok ako ng barangay. Pagdating ko sa barangay, ang trabaho ko po sa barangay, ako po yung nasa external affair. Lahat po ng mga legal matters, mga paperworks, engineering, pati po mga program works, ako ho may gumagawa nun. Pagdating ko po doon, pag uwi ko naman sa hapon, mga alas 11, pagbalik ko po, hahatid na naman ako ng bata sa school. Maghahatid ako ng bata. Pagbalik, kakain ako kami mag-asawa, pupunta naman ako doon sa farm. Papakainin yung aso, pakakainin doon yung ilang manok ko naroon. Babalik na naman ako sa bahay. Pagkatapos, papasok na naman ako. Alas 4, uwi na naman ako sa bahay. Pagkatapos, pupunta ako sa farm, magpapala, pagpapapawis. Pagdating ko sa bahay, basa naman ako ulit ng libro. O di kaya naman, pagbabasa ng libro, pupunta sa mga dapat dadalawin, kung may mga dapat dadalawin. Ipiprepare ko marami. Yung mentoring ko sa mga pastor, mentoring ko sa mga leaders. Pagkatapos, yung Sunday service, tapos yung ituturo ko sa cell group. Doon sa aming gawain sa Marinig. Naisip-isip ko, sabi ko, pag nagkakabuhol-buhol minsan, emotionally talaga affected ako, nagkakanda buhol-buhol, hindi ko kaya i-process lahat. Minsan, naghahang yung isip ko. Napapala ka. Parang, nahahang minsan ang isip ko eh. Subalit, niisip-isip ko, kapag ginawa kong lahat ng ito, pag wala talagang biyaya ng Diyos, halimbawa, wala talaga halimbawa biyaya ng Diyos, kung ordinaryong tao lang, matutuluyan talaga eh. Puti na lang, dahil sa biyaya ng Diyos, nagagawa mo ang lahat. Tama ba? Ha? So pagkatapos ng lahat ng yan, kaya kung nakakita kayo ng mga asawa nyo na parang, nakakita nyo mga asawa, nasa sulok na naka. Ibig sabihin nun, naghang ang isip nun, naghang. Tama po ba? Kaya minsan may nakakita kayo mga tao, naglalakad. Binati mo, hello sis, di ka pinansin? Ikaw naman, sama-sama na agad ang loob mo. Akala mo kung sino, binati na nga. Dapat maintindihan mo, kaya ka lang yung hindi binati, posible, ang isip nun, naghang. Kasi sa dami ng mga bagay na iniisip, sigurado yon. Tama ba? Oo. Ay, yung binati mo, akala lang niya yun, langaw, dumaan. Hello, sis? Hindi mo, hindi ka pinansin? Wala nga. Nakahang eh. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ang lahat ng bagay, mapagtatagumpayan mo. Naniniwala ba kayo? Sabi sabihin, walang bagay, hindi mo kaya. Kaya pag sinabi mo, ano ba talagang buhay nito? Ang hirap-hirap. Hindi mo eh. Ma-enjoy mo lang ang buhay araw-araw. Dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ang taong nabubuhay sa biyaya, mas lamang sa kanya ang maging masaya kaysa pagre-reklamo. Totoo yun. Kaya ang pagiging masaya at pagiging malungkot is your choice. But all depends on God's grace. Tama ba? Bakit? Kaya sabi ko sa inyo, bakit? Dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat sa iyo, sagana sa iyo, at sukdulan sa iyo. Tandaan niyo po yan. Ang biyaya ng Diyos ay sapat, sagana, at sukdulan yan sa buhay mo. At last and final, God's grace is the voice that calls us to change. Because God's grace is your inner strength. Yan lang po eh. God's grace daw is the voice that calls us to change.
ang biyaya daw ito ng Diyos ay isang tinig na tumatawag sa atin sa pagbabago. Dahil daw ang biyaya ng Diyos ay isang ating pangloob na kalakasan na nagpapalakas sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, hindi lang tayo kinukumpinsi nito mapagpala. Ang salita o ang biyaya din po ng Diyos, kinukumpinsi tayo nito na tayong lahat ay magbago. Dahil walang silbi ang biyaya ng Diyos kung ang buhay natin hindi nagbabago. Kaya marami pong mga tao na binigyan ng biyaya pero hindi napapakinabangan dahil hindi po sinasamahan ng pagbabago. Kaya nga sabi ni Pablo, anak, pakibuksan mo nga saglit bago ko magtapos. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1, ang sabi ni Pablo, "My dear brothers and sisters, I urge you." Come on. "As God's fellow workers, we urge you not to receive God's grace in vain." Huwag niyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Di ba? Ibinigay sa inyong biyaya ng Diyos, huwag niyo naman sanang tanggapin ito ng walang kabuluhan. Bagkos, gamitin ninyo ang biyaya ng Diyos upang kayo'y makapagpatuloy na makagawa ng mga bagay na ikalulugod ng Diyos. Kaya pakiusap niya, do not receive God's grace in vain. Kaya nga minsan, yung biyaya, nawawalang kabuluhan kasi hindi nalalakipan ng pagbabago. Maniwala ka, pag nagbago ka, mas lalong sasagana ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga ang tanong ni Pablo, Romans chapter 6 verse 1, magpapatuloy ba kami sa pagkakasala upang managana sa amin ang biyaya ng Diyos? Tanong ni Pablo yon. Magpapatuloy ba kami? Ha? Shall we say, shall we go on sinning so that grace may increase? Tingin ko hindi. Kaya para mas lalong mahayag yung gawa ng biyaya sa buhay ng tao, kailangan lakipan ito ng pagbabago. Because God's grace is a voice that calls us to change. Because God's grace is your inner strength. Walang pagsubok at problemang hindi mo kaya. Lahat ay kakayanin. Lahat dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya, yan nakakatuwa. Kung biyaya ng Diyos talagang nasa sa puso mo at gumagawa sa buhay mo, you are not a survivor. You are an overcomer. Sige po, tayo lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Ang mga salitang ito ay nagsilbing paalala sa aming lahat na lumakad kami not by our strength or our power, but by the grace of God. Lord, we can do anything what pleases to you because of your grace. Walang bagay na hindi namin kayang lagpasan. Naniniwala kami, walang pagsubok na hindi namin makakayanan. Dahil hindi po dahil sa pinag-aralan namin, hindi dahil po sa mga kalakasan namin, kundi dahil sa isang Diyos na nagbibigay ng biyaya na nagpapalakas sa amin. Kaya po ang dalangin ko, naway patuloy mo Panginoon kaming mas malakas kaysa sa dati. Huwag po Panginoon, huwag po nawang manaig ang aming laman, ang siyang patuloy na mangibabaw, o ang aming gusto, ang siyang aming masunod. Kundi laging ang biyaya mo, ang siyang dapat na laging sa buhay namin, ang siyang nasusunod. Dalangin namin, mapagpala ang buhay ng bawat isa, at ang panalangin ko, Panginoon, patuloy nawang iparanas sa kanila at sa bawat isa ang biyayang ito. Nang sa ganun, Panginoon, ay madala ang aming buhay hanggang sa sukdulan ng tagumpay. Nang makita namin, Panginoon, ang buhay na pinagpala, ang buhay, Panginoon, na binago, at ang buhay na naging kagamit-gamit sa inyong harapan. Tunay nga, O Diyos, dahil sa biyaya mo, kami mabubuhay na hindi isang buhay na kawawa, kami mamuhay sa isang buhay na kahanga-hanga. Kami, Panginoon, dahil sa biyaya mo, hindi kami mamumuhay sa isang buhay na nakakaraos, kami mabubuhay sa isang buhay na nakakaginhawa. Lahat ng ito, dahil sa biyaya mo. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ang dalangin ko, naway patuloy nilang ma-enjoy ang biyaya mo sa mga linggong darating ng buhay. Nawa, Panginoon, ito yung patuloy na magpalakas sa kanila, magbigay sa kanila ng sigla at higit na pananabik, Panginoon, na magawa ang maraming bagay. Hindi lamang sa kapakinabangan ng sarili, kundi mga bagay na makapagbibigay ng kaluguran sa iyo.
Panginoon, maraming salamat. Humingi din kami ng tawad kung minsan hindi kami nabubuhay ayon sa biyaya, kundi nabubuhay kami sa sarili naming gusto. Subalit ngayon, nakita namin kung gaano ito kahalaga at kung gaano, Panginoon, ito kabisa sa buhay namin. Na because of your grace, we can do everything. Lord, sa iyo lamang ang papuri, pagdakila at parangal. At itong aming sama-samang panalangin sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus, lahat po yung magsabi ng amen. Amen.